Hey guys, Green Special here. So, ngayon magre-review tayo ng isang phone na iPhone XR na converted to 13 Pro Max. So, review natin guys siya sa ML muna. Ito po yung device niya. Pasensya sa smudges. Hindi ko po siya na clean yung screen. Pero mamaya. So, ito po yung unit niya. So yan guys, smooth na transition, kita nyo. So factory unlock po to guys. At so yan, tsaka i-proof ko sa inyo na ito ay iPhone XR lamang. So yan siya, 256. Ito siya. Pero isa lang yung kamerang gagana nito, which is ito. Itong dalawa to, hindi. Ano lang, props lang, artificial. So, as you can see, same sila ng iPhone 13 Pro Max ng housing. Pero yung SIM tray lang is nandito dapat. Dito siya nakalagay. Pero since converted lang naman to, so, yeah. Sa camera niya guys is ito. Ang camera niya malinaw. Parang naka-iPhone 12 Pro Max. Yung quality niya sa video is sobrang linaw din. May 4K 30fps, may 60fps. Yan yung 60 zoom. So, tsaka may 24fps. Yan yung pang-stabilizer. Yan. So maliban dyan, so test na natin siya sa Mobile Legends. Tara. So yan guys, ito na Mobile Legends. Pasin siya na sa may polvos yung screen ko kasi pasmado yung kamay ko. Pero ito yung settings niya guys sa iPhone XR. Yan. Naka-ultra pero wala po siyang ultra frame refresh rate. Ano lang, yung sa graphics lang. Tsaka ito yung ML account ko pag gusto nyo kong i-add. Yan. Pero wag naman pag ayaw. So, yeah. So, try natin siya muna sa custom. Sa custom na kasi lahat nagbe-base yung device nyo maliban sa classic at rang. Yung sa classic at rang kasi nakabase kasi yun sa signal ng wifi nyo. Tsaka yun, wifi lang talaga yung sa classic at rang. So try natin mag-funny sa custom. Hindi po ako pro player guys, average player lang. Try natin. Cut ko muna to. Ay, wag na. So, ito guys. Ito po yung gameplay ko. First impression, ay, honest impression ko guys para sa inyo. Ay, super good ng quality niya sa lahat. Tsaka, super worth it. Siyang bilhin guys sa Android ng mid-range siya ng Android compare nito. Yan guys, pro smooth ng ano niya, cables. Hindi po ako pro ah. Average player lang. So, may tanong, maganda ba siya pag naka-ultra lagi? For me, hindi. Kasi, ano, diyan kasi malaki yung consume ng baterya niya pag naka-ultra kayo. Pero kapag naka-ano kayo, naka-normal graphics pro higher refresh rate, noon suggest ko noon. Example, ito. Smooth pero naka-on lahat. Yan. Ito suggestion ko ng settings. Kasi sa pag-iPhone user ka, dapat matipid ka dapat ng battery.
Yan, sobrang smooth ng ano, ng graphics, pero parang naka, parang ultra yung refresh rate kasi nilow ko yung graphics niya. Yan. Try natin mag straight cable dito sa top. Eh, mali. Ay, o nga pala sa, ito yung ano niya, naka yung brightness. Mali. Yung kalaban. Try ko. Mali, mali, mali. Yan. So, yan guys. So, another hero na naman mamaya. Pagdating, pagkatapos ito. So, last street cable. Dapat magagawa ng street cable para makita ng kung ano yung yan. So yun guys, magawa natin yung straight cable kahit hindi perfect. So next hero is sling. So cut ko muna. So ito nga pala sling. Sling na naman. Yan. So yung settings natin is maka ultra. Try natin mo combo. I do my best. Pero hindi talaga ako propia. Try ko mag-farm. Pa-rebuild ng ano. So, kung ano, sa experience ko, smooth naman siya pag naka-ultra, pero may konting delay lang para sa akin kasi yung ultra kasi is nagtutunaw kasi yan ng ano, ng madaming graphics, bali maraming quality yung nagawa niya to, kaya may konting delay. So ito guys, ito pa rin siya. Yan. Hindi ako marunong maglingo. Try ko lang. So 6 kills. Change na naman tayo ng Gushin. Gushin guys next. So last kill. So last kill guys. Ta. So next is Gushin. Cut ko muna. So ito na guys, si Gushin. Naka-QF na pala ako, pero hindi pa rin ako marunong. Parang tawag na sa akin spinner daw. Daming skin, walang skin. Oh, sinja guys. So yan, yung smooth niya is
nasa 90%. Pero mas smooth pa yung talaga yung Android kaysa sa yung iPhone kaysa sa Android. Yan. Kahit i-compare po pa to sa mid-range device ng Android, na talagang makakapigil sa iPhone pagdating sa gaming smoothness. Yan. Smooth na guys, kahit ano-ano-ano po din. Try natin yung blind kill. So, first one na natin. Ito. Yan. Next, try. Last. Blind kill. Nice. So, yan guys. Solution. Anong masasabi ko sa iPhone XR na converted dito? Para sa akin lang is super worth it ng bilhin, lalo na ngayon 2023. Tsaka smooth pa din naman yung iOS na, tsaka updated pa din naman so sa current iOS ng iPhone. So yan. So next hero last, which is si marksman na si 1-1 next 1-1 tatlo. So ito nga pala si 1-1 guys. Yan, pasensya ka na sa background ko kasi maingay talaga, kasi naaso ko. So ito po yung Sky 1-1. Smooth niya. Yung settings is same pa din, ultra lahat. Tsaka ano na, na off ko na yung assist. So yan. Talibin lang na max mo natin. Yan guys. Ito yung pag damage ko. Yung rotation niya yung smoothness is super good. Yan. Kaya nga lang, hindi talaga tatagusiran yan pag naka-ulti. Yan. Pag ganyan yung wag labat ko ito. Pag ganyan, hindi yan. Dapat nga ito. Wait lang. Yan ito guys, di ako marunong mag-1-1 na pang ano ko lang ito, personal opinion. Yung smoothness nga is very good. So yan. So ito, paano pag madaming bot? Ito yun guys. Ito yung smoothness niya. So yun guys, ito nga pala. So yun. So ito nga pala yung iPhone XR.
super word. Tanong is, yung tanong is, super word pa ba siya ngayon 2023? Yes, super worth it. Siyang bilhin, lalo na pag malaki yung storage. Yung price nito is nasa 17k yata sa market ng Green Hills. So, ito yung device. Naka 6.1 inch po siya. Ito yung sa Redmi Note 10 Pro na case. Pero mas malaki talaga yung Redmi. Yan, at least magka-idea kayo. Nga pala guys, yung ginagamit ko pang camera is yung Redmi Note 10 Pro ko. Pakita ko sa inyo. Yan guys, yan po yung ginagamit ko. Sira na po yung back niya, pero okay pa din naman. Tsaka replace na yung LCD ng Redmi. So yun na guys, ito muna yung review natin. Tapos next upload ko is ibang games na naman, maliban sa ML. Suggest kayo na comment down na kung ano yung next na games na i-review ko gamit itong device. So, peace!